imagínate. Hola, hola, no. Hello. Johans. Yes, ulit po, ulit po. Okay na po, nandiyan na po lahat. Okay, roll. Yeah. Bro Alvin, maliit na ba ako sa'yo? Yes, very loud and clear, Mr. Moderator, but they see. Okay, so ulitin po natin ang na tayo sa mga pagbasa ng rules, pagbasa ng vaccine, affirmative or negative. Ako, affirmative, RCC. So, si today is September 2. No? September 2, 9:70 p.m. Diba, tingin ito, na napagkasaduan ng dalawang magkaibigan na kanilang patutunayan ay yung paksa na patutunayan ko na ang dugo ay marapainin ayon sa Biblia. Affirmative, wala sa RCC, Mr. Alvin Gitmundo, at negative naman ng SDA, Mr. Fernando Camacho. Bilang pagsasaayos, diba, nasa gawa natin ngayon, tayo po ay susunod sa bawat palatuntun na aking inila, kumbaga, iginawa, no? Ang mga rules na ito ay ang mga susunod. Una, kung categorical ang question, kailangan sumunod ng categorical muna bago mapaliwanag nang di lalampas ng 20 segundo. Ikalawa, kung wala sagot na categorical, next question ka agad. Ikatlo, kung ano, yun lang ang sasagutin. Ikaapat, sa unang pagtatanong, kinakailangan na itatong tama ay ayon sa tinindig ng affirmative o negative sign. At sa rebuttal stance, sa cross-examination, maaari na magtanong ang examiner sa kahit ano, inilatagman o hindi inilatag. Kalima, ang debater na makakatanggap ng tanong, warning na sa moderator, ay may kaupulang disiplina, babawasan ng isang minuto sa kanyang oras ng pagtanong o taragdag isang minuto kung ang tinatanong naman ang paglalapatan. Ika-anim, out of the topic are not accepted. Ikapito, no side comment. Ikawalo, no unthrow attitude. Ikasyem, ito lamang ang iira na panakaran bilang pagsasaayos ng ibaing isa sa gawa. Ang magkabilang panig po ba ay pasasakop at tatalima sa mga nasa sa itaas? Master yun po. Broding. Welding? No, wala ulit siya. Okay. Wala ulit ka naman. May natalaga siya. Ituloy mo na natin yung usapan natin. So, ano yung bugbog ko na ka na? Saan mo mababasa na hindi nagkasunod o Kristiyano yung uta? Wala ko siya sabi hindi nagkasunod, pero hindi ko siya. Ang Kristiyano ang sinapakot doon sa as. Sabi mo bilang dito sa Kristiyano. Tano, ang Kristiyano ba ang nagkasunod? Oo, hindi. Pagdo sa acts, pero dito, ang tanong dito, mga ano, alarad. Oo, alagad pa lang alagad. Wala pang Kristiyan yung binabanggit. Kasi ang Kristiyan, lumitaw lang yan. Noong panahon nung namatay at buhay si Kristo, sa buo of acts na yan. Yun ang talaga eh. Wala pang mabanggit Kristiyan dyan. Mga ano lang, tagasunod ng Kristo, mga tupa. Ang binanggit yan, tupa. Pero ang topic natin, yung mga tupa yan, mga tupa yan,
hindi lang, ito mga sala, ilang mga problema na si Pinta, yung mga apostol, ba, yung kausap ko eh. Puno nga ito, si Pinyon. Ngayon, sa mga apostol, balibang din, kasi hindi naman tulad si Kasi, at ang mga apostol, mayroon, umayos kay Kristo, Ayan si, ano, Duraldo, meron si Duraldo. Ayan na, ano na, sorry sa, sige, well, walang malis, no? Okay. Duraldo, yes, yes, sa Madrid, okay. Na-declare lang. Sa lahat po ng mga business na nating rules, sa loob, the waiters conversion, lahat po yun nasa sa taas na sa pamahambahagi. Sumasang yun po ang negative side, Mr. Fernando Cauch ng STE. Dali pa, susunod at tatalima po kayo sa rules na iyon. Yes, Mr. Draper, na-declare, I'll follow. Okay. Kung gayon, disiplin po natin. Muling nagbabalik ang Divorce Convention. Pakinggan natin ng unang hagi sa 10 minutong presentation ng ating affirmative seed. Mula sa RCC, Mr. Edwin Gitondo. Emer starts now. Maraming salamat, Mr. Moderator. At pabalik ko ngayong gabi ang hanggang kaibigan si Brad Fernando Camacho. Dito sa topic natin ngayong gabi ay patutunayan ko na ang buhay pwede lang kanin ayon sa Biblia. Sa Genesis 1:28 hanggang 31, lahat ng bagay ay mabuti. Sabi dito, Genesis 1:28-31. Sa ibinaspasta ng Diyos, sa kanil sinabi ng Diyos, kayo'y magpatalakin at magpakarami at kalapanin mong lupa. At inyong supilin at pagkawin kayo ng pangyarihan sa mga nasa dagat, sa mga iwan, bawat hayop na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. Sa 32-31. At sa bawat hayop sa lupa, at sa bawat ibon sa pagkawin, at sa bawat nagsisipan sa ibabaw ng lupa, na may buhay ay binibigay po na kapanalim sa liwa. Nakita ng Diyos, verse 31, ang lahat ng kanyang nilikha, at narito ang pagkabuti, at naghapon ang ikanin na araw. Kaya napakaliwala, no? Yung mga hayop lahat, walang masama. Puro magpuri lahat, nagkapalit na Genesis 1, verse 28 to verse 31, Genesis 1, 21. Ngayon, sa susuka naman ng magbuti pa ni Apostol sa Pablo sa kanyang sulat, kaya wala na talaga natin itatuloy, no? Kaya tago ng baboy na ginawang dingwa na makatulipo at magbugo ng kambing, pwede nang kainin, no? Unang Timoteo 4:1-5, 1 Timothy chapter 4, verse 4 pa, sumuporta doon sa Genesis 1:28-21. Sabi ni Apostol sa Pablo kay Timoteo, ngunit kaya't na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon ang hindi magsalikod sa pananampalataya at mga kilig sa Espiritu makahingkat sa mga aral ng mga demonyo sa pamagitan at imbakbaw ng mga tao ng pansalita ng mga sinungalingan ng nirawa ng kanilang masalimbi na waling bakal na nagbabaga. At least, ay pinagbabawal ang pag-asawa at pinag-utos ng lumayo sa mga lamangkati. Kaya dito, napaloob dito ang lamangkati, lamang loob ng hayop tulad ng abaka, ng kambing, ng baboy, o lamangkati o lamang loob, kasama ng dugo, nanilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nagsipalataya at nakakalam ng kapatuanan. Lahat ng mabuti, ano, Genesis 1:21, katotohanan ng sabi ng Diyos, simula pa. At 4:5, sapagkat ang bawat nilalang ng Diyos ay mabuti, ayon. Inaffirm na ulit yung Genesis 1:28, mga hayop, hanggang 31. Siyempre, kabuuan ng isang hayop, halimbawa, isang baboy, ay kasama na yung labang loob at saka mga dugo. Pwede na yung tainin, gawing ulam, lutuin. Sapagkat ang bawat nilalang ng Diyos ay mabuti, Genesis 1:31, 1 Timothy 4:4, at walang anuman na rin, ay takul. Ayan. Kaya baboy, maganda tayo, mag-ihaw, huwag natin itang ang dugo, ilan yung kainit, at lamang ati. Walang anumang narapat itakwil, kaya utos yan ng Diyos, kung tinatanggap na may pagpapaslamat sa pagkakabanal o mamangita ng salit ng Diyos, at nang pananalangin, that is, o ipaalala mo sa mga kapatid ng mga bagay na ito, ikaw ay magiging isang mabuting ministro ni Kristus, na ginagil ang mga salita ng pananampalataya, at ng mabuting ala na sinusunod mo hanggang ngayon. Again, 1 Timothy chapter 4, verse 1-6, sinusuportahan, sinususugan yung basa ko kanina sa Genesis 1:28-31. And dito sa Testament na, kahit na inaalay yung dugo sa mga palit, pero din exception
na yung dugo na hindi dinala sa sangkoryo, pwede din kainin ayon sa atas ng mga libita ng mga pari. Question, ganun din sa bagong tipan. Ano? Halimbawa, sa Levitico 26, sinasabi dito, basahin natin. Ang sasadot yung magandong yaon dahil sa kasalanan, nagkakain yaon. Sa nakumbanal, kagkanin, sa loob ng kabernakulo ng kapisanan. Hindi sabihin na ako talaga nahandog at kainin. Hindi sinabi dito na hindi kalaki pang dugo. At dinala sa kabernakulo ng kapisanan, Levitico 26. Bakit nasabay ko? Kasi letra po letra dito. Levitico 26, ito ang sabi ng Diyos kay Moses at kay Aaron. Sinususugan yung Levitico 26, sinusuputan sa Levitico 26, sa poleta. Narito, sabi ni Moses, no? Hindi pinasok ang dugo ni Aaron sa loob ng santuario. Ito yung dugo, hindi pinasok sa santuario. Nararapat sa namin yung kanin, ito, sa santuario. Gaya ng inuwag dugo, ayan ang kaluwanag niya. Sa perfection, hindi sayang yung dugo. Naalay sa Levitico 26, ipapakain niyo sa mga kanin, iyon ipatapon. Levitico 16, kasi pinasok ang dugo sa loob ng santuario. Lucas, minutes. Maraming salamat, Mr. Moderator. Let's tayo. Sinabi ng moderator, nararapat sa ninyong kanin sa santuario, gaya ng inuutos ko sa inyo. Levitico 16, Levitico 26, sinusugan ng Hesis 1.8, unang Timoteo 4:1-6. Kaya pakalwanan, another part, ito na naman tayo sa unang Samuel 14, talatang 22-23, kama 41. Ang panahon na kumain si Jonathan at ang mga bayan ng Israel, ang mga hayop na kasama dugo na kayo nila, sabi ni Aming Saul, nagkasala kayo ang bayang Israel. Pero nang sila ay nagripa, they consulted a woman that women na inahag ng Diyos na nagkasala pala si Saul at hindi si Jonathan at ang bayan ng Israel. Samuel 14:22, sabi dito, kamat 21, at bayan ng Israel ay dumalong sa sansam at gumawa ng mga tupa at mga bata at mga guwing bata at mga pinatay sa lupa at kinain ng bayan pati ng dugo. O yan, sa bayan ng Israel na kumain ng dugo. Samuel 14:22, sabi dito, basahin natin sa 40-21. Nakamatay sinabi niya sa Israel, sa Saul, lumagay kayo sa asang ako. At ako si Jonathan na aking anak, ang lalaki sa kapilang ako. At sinabi ng bayan ko, gawin mo ang nakalang matuti niyo. Kaya sinabi ni Saul sa Panginoon, sa Diyos ng Israel, Panginoon, ituro mong matuwid. At si Jonathan at si Saul ay napili. Ngunit ang bayan ng Israel ay nakatahan. Ibig sabihin ng bayan ng Israel na kumain ng bayan, pati ng dugo. Unang Samuel 14:22 sa taas, sa 41, ang bayan ay nakatanan, hindi napili. Ang napili yung si Saul, si Tasara, ay napakaliwanag. Ang Diyos yan ang pumili. So, ang salita ng Diyos, sundin natin. Huwag natin ako sa ang bayan ng Israel kumain. Pati ng dugo ng kasala at si Saul hindi nagkasala kasi hindi kumain si Saul ng dugo. Napakaliwanag yan. Again, unang Samuel 14:22, tamat 41. Ngayon, natutong na si Bertrand kasi kapatid ko, hindi daw siya. Eh, nakausap ka dati, hindi binigyan ng kalata. Yung ibang katoliko naman, pag dinayalog mo, kunting kalata lang, kaya mga kapatistante, hindi naluwala. Eh, siya dahil tingin mo, siya delicate na apologies, alam na alam ang Biblia. Ang dami talaga, kulang ang oras. Ngayon, siguro, mabuklat ng isip natin, alam natin, hindi na tayo bulag sa Biblia. Siya nakasulat, at hindi tayo bigay. Ang Diyos ba kumakain? Yes! Sabi niya, ang buong hayop sa parang ay sa kanya, Psalm 50, talatang 8 hanggang 10. Sabi po to the Psalms 50, verse 8 to 2. Hindi at buko ng baka sa inyong bahay, hindi ang kambing na lalaki sa inyong mga kawan, sapagkat bawat hayop sa gubat ay akin, o sa Diyos yan, ang hayop sa libong bal. Nakikilala kong lahat ng mga ibon sa mga bulot at ang mga mabangis sa hayop na parang ay akin. 12. Kung ako'y magutom ay hindi ko sasaysayin sa iyo. Sa pagkatapos sa libutan, ay akin ang buong narito. Nakain ko ba ang laman ng matoro? O iyan ako ng kong dugo ng matiging? Sa pagkalewa, talagang ng presidente sa question, that's a rhetorical question, which means, tanong ng Diyos, pero ang Diyos din sasagot niyan, actually, in reality, is answered by affirmative. That is rhetorical question. Sa akin ba lahat ng ayop? Yes. Kakain ba ako? Pwede ba? Kung gusto rin po, yes. Kung pwede siyang kumain na inuminom ng dugo ng kambing.
dapat nang katanong kung gusto rin sa kanila natin. Kung ang pinigil si Diyos ay kaliwanag, naturuan na naman ito si Bartolomeo at ang mga Samaristo, amit si Kwenta, hindi tayo namang talatag pa eh. Alam ko, hindi alam ko eh. Ngayon lang. Oh, awit 50, Jesus hanggang 12. Ayun, balik na lang ulit tayo dito sa bagong tipan. Epekta, may isa pa akong talata bago tayo sa bagong tipan. Sa hula ni Propeta Ezekiel, matay kalata ang 18 hanggang 20. Ito naman, hindi naman natami ito ng tunggali ko. Ang Diyos, pupulong kayo at kayo yung si Pariko. Resistant kayo sa lahat na ako. Ang atinahin natin inahayin sa inyo, sumaratinahin si babaw ng mga bundok ng Israel. Ang mga kainang laman kayo, ang mga inong ng dugo, ano yung dugo? Dugo ng mga lalaking tupa, ng mga batang tupa, mga tambing at mga puro na pawang makabain sa basan. Hanggang sa kayo mga busog at magsiinom ng dugo, hanggang sa kayo mga langok. Ang sa aking hain, aking inahain sa inyo. Ubigay pa na ng Diyos, Ezekiel 29:18 hanggang 20. O ngayon, isinap mo yun na ni Kristo sa Matthew 5:17-18. Marito nga tao, ano pa rin yung mga sabi ng propeta? Kaya mga propeta yun, awit ibi, Lucas 24:47, tutupo yung Kristo, pati ng iglesia. Ibitikos 17, so inahalay doon sa templo. Unang Corinto 16:17, ang katapuhan ng templo na ng Diyos. Kaya ang pagkain, dito na sa katawan natin para sa ating ikabubuhay. Tapos huwag natin sayangan yung biyaya at grasya ng Diyos. Walang takwil. Unang Timoteo 4:1-6. Maraming salamat po, Mr. Moderator. I'm ready for the post-examination 7 minutes. Okay. So, dyan na po nagtapos ang unang bahagi bilang affirmative stand ng ating debatista pula sa RCC, Mr. Alvin Mundok. Dadaan ko na po tayo para sa unang pagtatanong ng negative stand. Ilang minuto pang pagtatanong? 7 minutes lang po, Mr. Moderator, pa hindi rin na masyadong mahaba. Okay. So, 7 minutes, Brother Kenan, ready na po kaya? Okay. Okay. So, time is starts now. Okay, magandang gabi, kapatid na Alvin. Magandang gabi, good evening, Brother Fernando. Kung napunta mong kapatid doon sa dinamit po ninyo sa NSS, 8, tuloy na po. Pagkaraan hubang sabihin ito ng Biblia, raka-raka ba ayon sa inyong pagkaunawa, ipinakakain na ang dulo? Oo, kung sugal ng 1 Timoteo 4:4, yung Genesis 1:21, lahat ay mabuti. Sa 1 Timoteo 4:4, sa bagitan, ang mabuti, wala nang ito yung pagmabuti. Isinabi ang dugo, hindi mabuti. Kaya tanggapin ang dugo. Kung pa'y pagpapasalamat sa Diyos, pagdarasal at pagpapasalamat sa Diyos. Kung ito'y patupat po hanggang 5. Okay. Salamat. Ano po tanong? Ang basa niyo ba sa Biblia doon sa nang ganyang patasaw ng Samuel 14 na ipinahibulot ng Diyos kanina ang dugo? Sagot ko, hindi na preta. Yung sa diwa, kinain ng mayan at pinagdugo sa talatang 22, sa 41, hindi binili ng kasala ng Diyos yung isang bayan kumain ng dugo, kundi si Saul. Eh, maintindihan natin sa diwa at kaulugan, ay yung kumain ng bayo ng dugo, ay hindi nagkasala. Ay pinakainin. Okay. So, isabihin ng inilanggo, kinatuwa ito doon sa unang Samuel. Walang mababasa na kinatuwa, pero ang mababasa natin ay hindi pinili ang bayan ng Diyos kumain ng dugo na nagkasala. Ibig sabihin, hindi sila nagkasala kumain ng dugo. Si Saul nagkasala na hindi kumain ng dugo ang nagkasala. Unang Samuel 14:32, kama 14. So, pabor yan sa akin, Bob Fernando, sa kulit ko. Okay, next question ko po. Doon ba sa Ultimo 4, no, ano nag-uusapan doon na labangkati? Yung hubang malinis na pagkain o yung karong nagkumain? Ang sagot po, without discrimination, kaya walang indicator dito na yung karumatumang hindi kasama lahat eh. Walang itangi. Walang itakwil kahit ano. Ultimo 4,
sapagkat ang bawat nilalang ng Diyos ay mabuti at walang anumang nararapat ay takwil kung tinanggap na may pagpapasalamat kay kasamang dugo at lamang kati, lamang loob ng baboy o baka o kambing, kalilo, pwede nang kainin. Unang pinutin. Okay, dito ako sa 1 Samuel 14:32. Sige ba ang dugo katangkain? Dugo ba yun ang karumaduman na hayop? Dugo ang matis na hayop? Ang sinabi dito, malinis, pero ang kundi dito, Brad Fernando, sila pag-usapan natin, dugo eh. Sa inyo, walang inisipan lahat ng dugo, bawal talaga. So ang tupa, baka, bilang baka, patay na tupa, nain ang may patilang dugo at hindi sila kasala. Okay. So, kung ang kinain nilang dugo ay dugo ng malinis na hayop, bakit nyo kinakain ang dugo na karumaduman? Nagaling sa dugo nagaling sa karumaduman na hayop. Oh, kasi sa sabi din ng Diyos, sinususugan din yung stand ng katot sa Psalms 50:12. Lahat talaga, bawat hayop sa gubat ay akin. Kung ako'y magutom, hindi ko masasasya sa inyo. Kakainin ko lang po ino ng dugo ng mga kambing. So kasama lang next po. Question. Lahat eh. Oo. Okay, maliban doon sa First Samuel, meron ba bang ibang kata na ang bayan ng Diyos ay kumain ng dugo? Marami. Psalms chapter 50:11-13, Psalms 50 kalatang 11-13, Ezekiel 28:18-20, tanggapin ito lahat, ano? Leviticus 26, Leviticus 16, so, 1 Timothy 4:1-6. Pag magbabawal pa sa demonyo na nara. Next question. Itong sunod ko po, clarification lang. Kung yung mga talata, kapatid na Albinan, Ezekiel 38, ano po yun? 39 po, 13. At, sige pa, ano po yung iba? Pasensya na ha, putol-pul kasi. Ito, kapatid na Albin. 18-19, 39. Brandon, ako mo. Hindi ba, no? Paki... Stop it. Tawag ito. Paki-stabo sa ating, ating forum para makuha ko. At wala na ako iba, no? Okay na sa akin. Sige lang. Ibigay ko na lang, Brad Fernando, kay mapaputol yung signal ko. Palm, again, Psalms, chapter 50:11-13, 11-13, Ezekiel chapter 39:29-20. Okay. So yan na po lang po ang unang pagtatanong. Ang pakasamin na kuusapan sa tagpong ito dapat ba o hindi na pagkain ng dugo ay sa Biblia. Pakinggan natin ngayon ang Seventh-day Adventist sa pangungunan ni Mr. Nan Tomaso Jr. 10 minutes time and hearts now. Okay. Maraming salamat po, mga kapatid. Puhihin ng Panginoon sa pagkakataong ito ng muling pag-aaralan. Ano? At binabati natin pabunuan ng debate sa convention no? At ating mga grupo mga pinabibilangan no? So ready sa ating harap ngayon si kapatid na ating Gitamudok ito na namin ano? At matagal ang aming paghahap ay nakilala namin ng isa't isa no? At ganyan ang kalooban ko kay kapatid na Alvin. Okay, so ngayon ay so kung una kong abigyan ng pansin natin yung pong kapitulo 1 na aklat ng Genesis. Wala tayo ito mga kapatid na ang Diyos ay ng mga hayop at kita ng Diyos na ito ay napakabuti. Hindi ibig sabihin mga kapatid na kumubanggit ng Diyos na ang kanyang nilikha
ay napakabuti ay pwede nang kainin ang dugo. Katunayan mga kapatid, pagkalipas na sabihin ng ating Panginoon, meron tayong mga mababasa sa Biblia na matatagpuan natin sa Kapitulo 9, talatang 4 ng Genesis, ang wika ito, ngunit ang lamang may buhay na siya ng siya ang dugo ay huwag ninyong kainin. Kahit na mabuti ang ginawa ating Panginoon o nakita niyang mabuti ang kalat ng kanyang ginawa, pero hindi ibig sabihin nun nakakainin na natin ang dugo. Kasi dito, talagang ito ay hindi po pinakain ng ating Panginoong Diyos ang dugo. Dugo na ito. Dugo ito ng malinis na hayop. Pero mapapansin po ninyo kapatid na nakakain po ang ating mga kaibigan, eh dugo ng mga karumal-tumal ninyo. So, taliwa sa sinasabi ng Biblia. At ginagamit nilang talata na kinakain ang dugo, dugo ng malinis na hayop. Pero ang kinakain nila, dugo ng karumal-tumal na hayop. So, mayroon itong question mga kapatid, ano na dapat nating pag-isipan. Isang talata sa Deuteronomy 16, pika, huwag lang ninyong kakainin ang dugo, inyong ibubuo sa lupa na parang tubig. Alin po dugo ito? Tugo ng malinis na hayop. Ano po ang paggawin? Ibubuo sa lupa na parang tubig. Dapat bang kainin? Sabi ng Biblia, huwag lamang ninyong kakainin ang dugo. Ayan. Sa kapitulo at ang 23, yun din mo pagkakasabi. Lamang ay pagtibayin mo, hindi mo kakainin ang dugo. Sabat at dugo ay sa buhay. Huwag mo kakainin ang buhay na kasama ng laman. Ayan. Kaya tayo, namusunod sa sinasabi na tayo dapat kakain ng dugo. Sunod sa sinasabi na kasunod. Doon sa bago pa sa 1520, atin pang mababasa mga kapatid. Actually, tulatan natin sila na huwag kakainin ang mga inihandog sa Diyos. Huwag makikapid pagkakain ng hayop na binigay at ng dugo. Ayun, pati pala sa bagong sipan eh. Bawal din mula luma hanggang bagong sipan ay hindi po pinahintulot na kainin. Nandun, ganun din sa talatang 29. Huwag kayong kakain ng anumang inindog sa Diyos Diyosan ng dugo at ang hayop na biniti, etc. Yan, kaya pakikita natin mga kapatid, mula luma hanggang bagong tipan, ay hindi pinahintol na kainin na tao ang dugo. At tayong mababasa mga kapatid, sa bagong tipan na kinain ng mga alagad o ng mga kristyano ang dugo. Ano, no? Kaya chanis natin, bumasang at ang ating kaibigan, na bayong Israel o ang mga Kristiyano sa bagong tipan, no, sila ay kumain na ng dugo. Ayun. Punta naman natin ang unang Samuel sa kapitulo 14. Totoo mga kapatid ng bayan yung dugo. Pero ang tanong, no, nabasa ba natin sa Biblia na inutos mismo ng Diyos kainin ang dugo? Wala ho. Bakit nila kinain? May dahil mga kapatid kung bakit nila kinain. Ngayon, nang kumain ba sila ng dugo, natuwa siya sa ginawa nila. Ito ating nababasa mga kapatid. Ano? Sa talatang 32-33, at umayon ay dumaluhong sa isang at mga ng mga tupa, ng mga baka at ng mga kuyang baka. Talagang malilinis ito na hayop mga kapatid. Mga pinatay tupa at kinain ng bayan pati ng dugo ng magkalayan ng steak sa at tinabi na rito. Ang bayan ay nagkasala laban sa Panginoon sa kanilang pagkain ng dugo. Yung palang pagkain ng dugo ay nagkasala sila. Napakalino mga kapatid o. Ang bayan ay nagkasan laban sa Panginoon at kanilang pagkain ng dugo. Kaya mga kapatid, huwag tayong kakain ng dugo. So, yan, ipagkakasalan sa Panginoon.
siguro mamaya balikan ng ating kausap tong una sa 14 no? Na hindi nagkasala ang bayang Israel, pero dito words natin mababasa nagkasala sila sa Panginoon sa pagkailan nito. Ngayon doon na nila unang Timoteo 4 mga kapatid, mali natin mababasa doon na kausapan ay hindi po doon na karunod na ano iyaan ay tungkol sa lamang pati na ang pati sa teksto Greg ay broma. Ibig sabihin, tungkol lamang ito sa mga pagkaing angkop na pinagkaloob sa Kapitulo 11, Kapitulo 14, at Kapitulo 11 na Mingo at Kapitulo 14 ang Deuteronomy. Hindi pinag-uusapan ito mga kapatid ang akataton sa karumaduma. Ano ho? Kaya magiging lihis kung kakainin nila ang dugo ng mga karumaduma na kapulad ng dugo. Ano ho? Wala ho sa pamatayan ng Biblia. Yun ho ay hindi lamang nilang interpretasyon na lihis na sabi ko ng banal na kaagahan. Kailanman ang diuan o ang duro ng babi, ano, hindi ilang tama sa terminong Roma. Kaya dito sinachallenge natin mga kapatid ang ating pangkaibigan. At challenge natin ito, bumasa siya sa atin ng talata sa banal na kasulatan na yung dugo ng baboy ay kasama sa tinatawag na bromata o bromaton o broma. Ano ho? Yan. Tinili ko sa inyo mga kapatid, wala siyang mabasa. Balik-balik na rin man natin ang Biblia mga kapatid. Ang dugo, hindi binilang na ang napagkain o bromata ng banal na kasulatan. Kaya ho, makikita natin mga kapatid sa unang tinigil pa lang ito na ibuwal na natin yung kanya tinatayo at muli po na nanaigong katotohanan na bawal pa rin ng Diyos na kainin ng tao ang dugo bilang pagrespeto sa para sa ating pong Panginoon. Hindi natin kakainin ang dugo sapagkat ito ay sinisimbolo sa buhay. Ibubusto sa na parang tubig. Ang po yung pinag-uusapang dugo doon, dugo ng malinis na hayop, hindi po dugo ng karumalduman. Ano? Yan po ang ating pong masasabi sa mga ipinahayag ng ating pong kaibigan. Ano? Naging umpus awit yung kwenta. O, tanga 12, pakuloy, yung nasa Ezekiel, wala ho kayong babas doon na iniutos ng ating Panginoon na kainin na ang dugo. Kaya dito may nagaganap na pag-wordplay, ano, may nagaganap na context, ano, yung cooks ng kanilang pangangaturan na dinadaan mo sa pag-aaral na konteksto. Ano, at meron din ganap na pag-twist sa nasabi ng Biblia. At yung mong blom, hindi natin pwedeng alisin yun. Kasi, pinigod natin ang American languages, masisira at pag-aaral, at maaari tayong alagay sa pag na maling pananampalata. Siguro kailangan pa natin ng more on investigation sa pag-aaral kung pwede nga kain ang dugo. At ngayon, naiwalat natin katotohanan, hindi pala pwede pa rin kainin ang dugo. Maraming salamat po mga kapatid at ating moderator at kapatid na Alvin. Okay na po ako, kapatid na Jessie. Okay, so dyan na po natapos ang presentasyon ng ating negative side. Takot po tayo para sa 10 minutong itatanong ng ating affirmative. So, Alvin, handa na kayo? Nawala ulit siya? Nawala po, nawala. Nako, hindi niya napakinggan yung ano. Okay lang kaya sa kanya yun. Eh, kung hindi niya napakinggan, di ba bagsak siya sa rule number 5? Itanong ang base sa itinindin na unang bahagi.
Nawawala. Saka si Spassky. Hindi, joke lang. Parang cheese, ha? Anong nung kalata yung broker na yung kung hindi na nang go ay eh, nagkasapal? Sama ka sa Samuel. Pulang Samuel. 14. 14. Ang na upload. Ay, ano yun ba yung isa eh? Samuel 14, hindi tanda ko yun. Ano, 32-33. Wala na yung tawag natin eh. Ang tawag natin dyan eh. Kung mahina ang signal. Ang tawag natin ang proper na. Sige, ikaw na. Pero ako natutuwa ko kay Kat na Alvin ngayon. Kat na Jesse. Kasi nakama ko yung kanyang hindi na siya kagaya ng dati. Okay. Ganun talaga eh. At saka napapahan na topic ng kaibigan din yan. Oh, so, alam mo na ha? Alam mo na yung sabihin na ang signal ha? Wala kinig naman siya sa ano, sa live. Huwag mo sasabihin mo matras mo ka na, nandiyan naman yun. May pundiatras yun, yun eh, mabinoong kausap yan. Talagang palatan din yan, mahina na talaga tignan. Ito naman si Sir Noel, kapwa Katoliko, binabagsak. Mahina ang signal, mahina aral. Ano ba naman? Uy, wala ako si Sir Noel. Ah, kaibigan natin yun. Eh, basta ako, aaminin ko yung sinabi ko kanina. Pag nakalang signal, pag din nakalang signal. Ganun ba yan? Eh, Sir Noel, wala. Eh, sabi niya, mahina aral. Blue collar job lang. Ito naman si Sis Marie. Noon pa ba dyan, yung nakalagay sa baba, yung kamay? The paper. Problematic. Ah, ganun ba? Problema ba? Ayun, tinan mo sa lahat ng debate niya, maraming problema. Ano ba? Che? Jesse, paano kapag abel nung ano, t-shirt? Sa admin po yun.
Sinta ka po doon sa atin. Hello, hello. Brother X kay ano? Nahinap talaga sa sisal ko. Kay Brother Sispo. Hello, nahinap talaga sa sisal. Ayan, nandiyan siya. Putol eh, putol, putol. Kasi mabayla ko. Ayos lang, remember. Sure, kay Brother Sispo, ano, brother, or kay Brother Rasha, pero si, at least si Brother Sispo na dyan sa Metro Manila. Pwede ba yung Gcash? Hindi ko sure, pero possible yan, pwede yan. Yes. Kasi hindi ko hawak yung account. Ano lang ako? Doon lang ako. Para 300 pa siya tayong ilang libre recharge. Pero kung meron, eh, alam naman natin yun. Dahil matadagas yung lahat yan. Total, kabuti ka naman. Tapos, hindi pa rin kami yung misis ko. Eh, minsan. Na, tapos na ano, basically. Hello, bigla. Ay. Total Cavite ka lang. Saan ka sa Cavite? Dasma. Dasma Cavite. Saan ba sa Dasma? Malapit ako dito sa ano. Dito sa Walter Mar. Ang Dasma. Ang highway. Sige. Siguro, sambahan natin na pupunta ako ng Cavite. Kasi minsan, ano eh, dumadaan kami dyan. Pwede. Okay, ang ating convention, wala pa. Hindi. Wala pa schedule. Pandemic. Oo. Pagkawala na tayong pandemic, ano eh. Sigurado yan. Yung mga taga-ibang bansa, pauuwi natin. Nakaraan, si uwihan yan eh. May Middle East, may Canada, may US. Si Sispo, ano yan eh. Middle East yan doon. Umuwi ng maaga dahil lang doon. Si Sir Rebel naman, sinabahan niya. From US. Punta ng Pinas para sa debate. Umakit na si Captain Alvin. Para hindi siya makapasok, ah. Kondom na lahat, so. Sige, bawa mo. Hello! Hila talaga signal ko! Hello! Hello, sarado na talaga signal ko eh. Gusto mo doon ito? Ayos na! Wala tayong magawa eh. Hila talaga signal ko! Sige na! Oo, wala tayong magawa. Take care yan. Ganito na lang gawin natin, ano, Bro Alvin at saka Bro Pernan. Kasi maganda yung paksahin nyo. At ako yung nag-uusap, pagiging, ayun, putol-putol eh. I-risked na lang natin, ano, Bro Fernan, sayang eh. Pangit naman na babalikikan natin itong live streaming debut na ito. Kung nag-uusap yung season. Eh, ano man ba? Nag-uusap kayo. Bukas, kung gusto mo yun, bukas. Nakuha naman yung lag na nandok. Oo, oh, eh. Sige, ano sige. Makapatanong. Oo, oh, sige. Makapatanong niya, Bro Alvin, sayang man. Oo, oh, sige. No problem sa akin. Reskin na lang po, ano, Bro Alvin. Sayang po, sayang yung pwede. Maganda yung kanin yun. Pwede. Oo, bukas. Para sa harap po yata si... Ano si Fernando? Kakapun nata si Kasoyan bukas. Ang mahinang aral niyan. O, ano siguro, Monday? Hindi, ading po, Linggo. O, teka, Sabado ng gabi. Hindi?